Itong Armed Forces of the Philippines, tiniyak na mas marami pang mga joint operation na ikakasa, hindi lamang sa panghuhuli nga kay sa puganteng Pastor Apollo Quiboloy, kundi maging sa iba pang mga wanted na personahe. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Joanna Martinez. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines ang kahandaan nila sa pagtulong at pagkakasapa ng mas maraming joint operations, katuwang ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government. Ito ang inilahad ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad matapos nga na madakip noong 11 ng Hulyo ang isa sa kapo-akusado ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy na si Pauline Canada. Ayon kay Trinidad, hindi raw limitado ang kanilang pagtulong sa mga high value individuals, kagaya na lamang ng self-proclaimed son of God na si Quiboloy, kundi pati na rin sa iba pang wanted na may kaso at patuloy pa rin pinaghahanap ng mga kapulisan. Basically, the Armed Forces of the Philippines has its program for support to law enforcement operations, and all of these coordinations are always given to the PNP. So, all of these, itong pangyayaring ito is a joint operations through sharing of everything, basically on informations. It's not just on the high value individuals that we are doing this. No, marami na tayong mga instances in all kinds of operations, so law enforcement operations. No, we heed to the call of the Philippine National Police, our partners in peace and order and security sa ating bansa. We provided the necessary assistance if necessary and if needed. So this can be highlighted, and ongoing we have these particular mechanisms naman in place. Sa kabilang banda, inihayag naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na lubos daw na makatutulong ang mga binibigay na impormasyon ng publiko. Mahalagang impormasyon o detalye, hindi lamang daw kay Pastor Apollo Quiboloy, kundi sa lahat ng mga wanted ngayon sa ating bansa. Dagdag din niya, sinabi niya nga raw sa mga pulis na ilabas na rin ang ilan pa sa mga most wanted ngayon na may kinaharap din na ibang kaso upang magkaroon pa ng pakikipagtulungan ang publiko at mga kapulisan. Lahat po ng bagay na criminal na nalalaman po ninyo. Marami tayong pag-uusapan dito. In the next coming days, siguro ilalatala namin, lalo na yung mga focus crimes na dapat natin. Like, ang dami ngayon eh. Dati-rati, ang madami. Ang theft ngayon, ang cybercrime. Sa cellphone na mga gumagamit. Kaya, these kind of things, any information at all, not only kay Pastor Quiboloy, but in other crimes, makatulungan po tayo. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!